Para sa napakarami pang test, kakailanganin ni Chris Aquino na nauukol sa kanyang health issues, buong tapang niyang sinabi na ang lahat ng ito ay haharapin. Bigyas sa lahat ng ito para na rin sa anunsyo niyang pagpapagamot sa ibang bansa na ayon sa kanya ay malapit na. At kanyang ibinabahagi nito para na rin sa kanyang mga taga-subaybay dahil kasama sila sa kanyang journey to wellness. Ang lahat ng ito ay wala siyang itatago. Sa pagitan ng kanyang pangalawang injection of Soler, ay iminungkahi ng kanyang hematologist na kailangan niyang mag-undergo ng PET scan, endoscopy, at bone marrow biopsy. Ito ay may gusto pa silang ma-roll out aside sa mga naunang test na ginawa sa kanya bilang paghahanda pa rin sa nalalapit niyang pag-alis para sa treatment sa ibang bansa. Ayon sa kanya, hindi siya takot sa anumang test para if in case ito ay maagapan, magamot at hindi naaantala. Ang PET scan o positron emission tomography scan ay pagsusuri na maaring makatulong na ipakita ang metabolic o biochemical function sa mga tissues at organs. Ito ay pwede niyang i-detect ang maagang palatandaan ng cancer, sakit sa puso at brain disorders. Ang injectable radioactive tracer ay kaya niyang i-detect ang mga disease cells. Ang PET scan ay pwedeng tumagal ng 60 to 90 minutes para sa radio tracer na sinimulan ang kanyang trabaho. Depende rin kung anong information ang gustong alamin ng doktor. Ang PET scan ay ginagamit din para makita kung may abnormality sa daluyan ng dugo para malaman ng doktor ang kanyang susunod na gagawing hakbang para sa kanyang pasyente. Ang scan na ito ay pwede niyang ma-detect kung meron tumor sa utak, thyroid, lungs at cervix. Pwede rin itong gamitin para i-assist kung epektibo ang gamutan na gagawin sa pasyente para mawala ang cancer. Ang endoscopy ay isang procedure sa medisina para i-examine ang interior ng hollow organ o tinatawag na lukab ng katawan. Ito ay ipinapasok ng direkta sa organ at ginagamit para makakuha ng sample tissue para ma-examine para sa mga sakit at kondisyon gaya ng anemia, pagdurugo, inflammation o pamamaga, pagtatae, at cancer ng digestive system. Pwede rin itong makatulong para ma-diagnose ang esophageal cancer o makita kung gaano nakalawak ang pagkalat nito. Ang bone marrow biopsy ay ang pagkuha ng maliit na sample sa bone marrow para ipatest. Ito yung soft tissue sa gitna sa pinakamalaking buto. Ito ay masakit, mabilisan, ngunit sharp ang sakit. Ito ay ginagawa para tumulong sa estado ng cancer at malaman din kung ang cancer ay nasa bone marrow. Nawarningan naman si Chris Aquino tungkol sa discomfort o sakit na idudulot ng bone marrow biopsy at ito ay aabot ng 5 araw pero okay lang naman sa kanya dahil sa buong tiwala niya sa kanyang mga doctors. Dahil sa sitwasyon na ito ni Chris Aquino, ay marami ang nag-aalala at naghahangad ng kanyang mabilisang paggaling. At sila ay nagtitiwala sa ating Panginoon na wala na sanang makitang iba pang sakit. Sila ay nababahala sa mga dagdag test na kakailanganin na naman para sa kanyang health issues.